Laguna, please stand for the Philippine National Anthem, followed by a prayer led by the PUP Sampaguita Choral.
Magsiupo ang lahat. 2 taon na ang lumipas mula nang tumindig ang bawat mamamayan ng Laguna upang maglagablab ang init ng pagtindi at tumanglaw sa bawat isa ang liwanag ng isang kulay rosas na bukas. Kasama ang mahigit 225,000 tao, natanaw natin ang tanglaw sa gitna ng dilim sa Laguna. Ating balikan ang isang makasaysayang araw ng pagtanglaw. Sa gitna ng dilim sa Laguna. Ating balikan ang isang makasaysayang araw ng pagtanglaw. Minsan lang sa 6 na taon na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi kaming mga politiko sa araw ng halalan. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang taong bayan dahil tayo ang magsasabi sa araw ng halalan. Sino ang dapat umupo sa pinakamatataas na pwesto sa ating gobyerno? Taong bayan ang makapangyarihan. Kung nais natin ang pagbabago, kung nais natin dalhin ang ating bansa sa mas magandang bukas. Sarili lang pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagpapanday. Tiwala sa Diyos ang sandata at gabay. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Pilipino, dakilang lahi ko,
Bagong biyahe, tara na, bagong patutunguhan. Samahan natin siya, halika na. Isigaw mo na, sige bumusina. Laguna, please welcome your host, Jerome and Eds. Bago natin ipakilala ang ating mga pangalan, we would like to thank syempre mga nag-perform kanina. Ang kasama natin nag-perform, which is the D1 Animation Ministry! At kanina nakasama rin natin ang PUP Sampaguita Choral! And of course, ang nag-cultural naman ay ang Kaloob Dance Ministry! And syempre, ako nga po pala, si Eds Carlos, a former barangay kagawad sa Barangay Rosario, and also the host of San Pedro Una Carito. Mga hindi pa po nakakapag-like sa aming Facebook page, just like and follow our page, which is the San Pedro Una Carito. Partner, sino ka naman dyan? Ako po ay isang simpleng mamamayan ng San Pedro mula sa angat kabataan San Pedro. Ako po si Jerome Basal at kami po ang makakasama nyo ngayong araw. I'm very excited, partner, that halos dalawang taon na nakakalipas. Correct. Simula nung nailawan yung Tanglaw ng Laguna. Partner, kwentuhan mo nga ako, magbalik tayo dun sa Tanglaw na yan. Kasi actually, wala ako nung araw ng Tanglaw na yan. Sige, sino dito yung mga nakata ng Tanglaw Laguna? Ang yan, hina. Ang hina. Magsigawan! Ayun! Ayan. Medyo mahina pa kasi si Atty. VP nandito na, di ba? Actually, nandito na siya. Kailangan pa rin natin. Ulit. Ay, gusto ko. Na-miss ko to. Na-miss ko yung sige, chance paano na yan, to. Paano yan? Okay? Alam na alam to ng mga kakamping. Okay? Sa gobyernong tapat! Nako! Baka hindi marinig ni Atty. Lenny. Isa pa! Sa gobyernong tapat! My God, mukhang handang-handa na si Atty. Pero pa ako gusto subukan. Ano pa? Ano miss, pa ang dami kong na-miss, no? Ang dami kong na-miss simula nung nakalipas na dalawang taon. Okay? Ito. Ang presidente! Vice-presidente! Ayan, mukhang ready. Buhay na buhay pa rin talaga ang kulay ng kakamping! Ayan. So, gusto ko muna malaman no, kung sino-sino yung mga nandito. Kung yung nakasama ba natin noong 2022 election ay nandito pa rin. Umpisahan ko na, no? Go, partner! Nasaan dito ang dating mga youth vote for Lenny Kiko! Ay, ang hina! Isa pa, nasaan lang? Youth vote for Lenny Kiko! Ayun, nagkakawayan na dun sa gilid, partner. Okay, eto mga bata, to, punta naman tayo sa medyo... Yes. Sa mga tito-tita natin. Sa mga tito-tita, nasaan ang solid Lenny Pilipinas? Yun. Parang ulitin mo yung mga kabataan. Kaya nga, pinahila diba? Ako. Parang ulitin mo yung mga kabataan, tapos biglang tatawagan natin ang mga tito-tita ulit. Tignan na natin kung sino okay, mas malakas. Sige. Nasaan ang youth vote for Lenny Kiko? Yun. Nasaan ang solid Lenny Pilipinas? Grabe. Solid pa rin solid talaga. Pa rin. Alam mo, 2 years na talaga yung nakakalipas, no? Mula na Tanglaw, Laguna. Yun yung sabi nga ni Lenny, no? Baka umulan, umaraw, nandoon pa rin talaga yung mga kakamping. Kahapon, hanggat kanina madaling araw, ang lakas ng ulan. Medyo nangangamba na tayo, partner. Actually, sobrang lakas yung kulog kagabi sa kakidlat, galit na galit. Pero yun pala ang nagpapatunay na nagliliyaw pa rin ang Tanglaw, Laguna! Diba, partner? Grabe, umulan, uminit. Ramdam na ramdam natin ang pag-init ngayon, no? Ako, pinagpapawisan na ako, pero sobrang, ang init pa rin ang pagtanggap ng Laguna kay Atty. Lenny Robredo. So dahil patuloy na nag-iinit ka ngayon at pawis na pawis,
tawagin na natin ang magbubukas ng programang ito. Please welcome to give the welcome message. Ito ang dating Robredo's People Council Coordinator ng City of San Pedro, no other than Mr. Marvin Alan Santos. Hello po. Isang magandang umaga na puno ng pag-asa at pasasalamat sa ating lahat. Sa lahat po ng ating mga panauhin, welcome sa City of San Pedro, Laguna. Nais ko rin pong batiin at pasalamatan ng ating napakasipag at supportive na Konsehala Bernadette Olivares dahil sa pagbibigay daan para mangyari ang event na ito. Bukal at taos sa aming puso ang pasasalamat. Higit sa lahat, nais ko rin pong batiin ang lahat ng naririto ngayon sa paglaan ng oras upang muli tayong magkasama-sama. Sigurado ako, mula ng ating malaman at mabalitaan ang magiging pagbisita ng ating mga panauhin sa pangunguna ni former Vice President Lenny Robredo, kasama nina Senator Kiko, Senator Bam at Attorney Chell, ay nanariwa ang ating pagsasama at alaala ng ating paglaban at pagtindig 2 taon na ang nakararaan. Baka nga meron pa sa atin naiyak sa pag-alala. Baka meron sa atin umawit ulit ng rosas. Napakasarap at nakakatuwa na tayo ay nagkasama-samang muli at nagkita-kita ngayon. Mga pamilyar na mukha na nakasama natin noon sa mga palugaw, motorcades, house-to-house, rallies, volunteer activities at iba pa. Marami ay atin na ding naging mga kaibigan at patuloy na nakasama sa iba't ibang gawain para sa ating bayan. Naging isang malaking reunion ito para sa ating lahat. Bagamat tayo ay nagbalik na rin sa ating mga kanya-kanyang personal na buhay, hinding-hindi naglaho sa atin ang kagustuhan na mapabuti ang ating bayan sa patuloy na pagsulong ng ating mga advokasya. Isang patunay ang paglalaan ng oras sa araw na ito upang tayo magkasama-samang muli na hindi nawala ang ating pag-asa. Magpapatuloy tayo sa ating pagtindig para sa ikabubuti ng ating bayan. Dahil nga ang namulat, hindi na muling pipikit. Muli, maraming salamat po at isang magandang araw sa ating lahat. Ayan, maraming salamat, Marvin Alan Santos. Palakpakan nga po ulit natin siya. Ayan. Alam mo, Jerome, actually, sasabihin ko sana, diretso na tayo sa baba. Eh, nakita ko umakit. Umakit na rin ako. Ayan, kailangan kasi makita tayo. Sayang naman yung pinaganda natin. Alam mo yan, di ba? Ayan. So, sabi nga kanina, no, kahit natapos pa yung eleksyon, 2 taon ang nakakalipas, nandito pa rin tayo nagsasama-sama. Katunayan yung part na yung Youth Vote for Lenny Kiko San Pedro ay naging isang youth organization na isa ngayon na aktibo at progresibo, ang Angat Kabataan San Pedro. At syempre, nandiyan din yung Kaya Natin Youth San Pedro. Yes. Alam mo ako, partner, pinaka nagustuhan ko sa sinabi niya, yung opening pa lang, umagang puno ng pag-asa. At yon ang totoong Pilipino na hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Ikaw, yan, ikaw ba, partner, after 2 years, ano yung mga naging ano mo? Dito, mga ginawa mo. Kasi hindi naman natin na ano eh, hindi naman natin nakamit yung gusto natin na resulta ng election. Yun. Actually, kung tutuusin po, at that time, kagawad po ako. Then, pagkatapos po noon, ako po ay natalo sa eleksyon. Pero pagkatapos po noon, doon ko po nakita yung purpose ko sa buhay. Mas lalo po akong napapalapit sa tao, hindi lamang po sa barangay namin,
kundi po sa lungsod po ng San Pedro. Which is yun yung nakita ko na, ah, siguro ganito yung purpose kay Mama Lenny. Diba? Na parang hindi lang para yakapin niya yung buong Pilipinas, kundi mas lalo niya tayong samahan sa patuloy na pag-angat ng bawat isa. Diba? Ayan, napakano nga naman yun, no? Alam ko, ang dami pa nating matutrowback, ang dami pa nating mareminisce. So, mamaya pagpapatuloy natin. Alam mo kung bakit natin pinuputol? Dahil nandito na sila! Ayan, tingnan natin kung sino unang papasok. Ayan, okay. Iwan, sabay-sabay natin. And welcome! Nung sinabi sa akin na mag-host ako ngayon, sobrang kinilig ako na habang umiyak. Diba? Same. Kung may pasok nga lang partner, kung may pasok lang, ang absent talaga ako. Oh yeah. Grabe. Kaya kinikilig niya ako. Muli palakpakan natin. Atty. Chel Jokto. Saralor! Bomb! Aquino! Atos! Atos! Neri! Robredo! Alam ko, excited na mga kakampin. Pero syempre, kalma muna tayo, kalma muna tayo. Baby, kalma. Ganon. Alam ko po yung nararamdaman ninyo kasi tinititigal niya ako ngayon ni Atoy ni Lenny pero kailangan natin kumalma. Yan, maaari po umupo muna ang lahat. Ayan, umupo muna ang lahat. Huwag niyo po kami agawan ng tayo. Eksena. Kinikilig na po kami dito. Oo. Gusto na rin namin humiyaw pero kalmahan po natin. Ayan. Thank you po mga tito, tita. Ayan. Meron po tayong oras para makapagpa-photo ops, makapagpa-picture po. Opo, kaya mga tita, mamaya na po ang ating picture para tuloy-tuloy po yung pagdali ng ating programa. Yes, tama ka dyan, partner. Ayan. Please allow me to say this, partner. Atoy ni Chel, Senbam, Atoy ni Lenny, welcome sa City of San Pedro, Laguna! Grabe! Alam mo, partner, kitang-kita natin kung gaano ka-excited yung ating mga kakamping. Actually, ikaw din yung sobrang excited eh. Naiiyak ako, partner, actually. Ako, na to. Ang hirap. Hindi na ako makapagsalita. Pero, alam ko, excited na kayo. Excited na rin tayo, partner. Ibigay na natin to sa susunod. Ibigay na natin. Ayan. So, kalma muna po tayo. Once again, palakpakan natin na Tony Chel Jokto, Senator Bob Aquino, and Tony Lenny Robredo! Is ikaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi.
Ayan, parang formal na i-welcome ang ating si Senator Lenny Robredo, si Senator Bob Aquino at Atty. Michelle Joclo. Nandito ang Galaw Etiko! Sabay-sabay nating linangin ang ganda at kulay ng mayamang kultura ng lungsod ng San Pedro. Halina at makindak kasama ang Galaw Etniko! Welcome to the Sampaguita Capital of the Philippines, San Pedro, una sa laguna! Halina at sasamahan kita na alamin ang mayamang kultura ng aming bayan. Simbolismo ng pagkakaisa ang ipinagmamalaking Sampaguita. Marami ang pamilya naging asensado sa pagkikipagtulungan ng ating gobyerno. Hindi tinitipid ang serbisyo sa tao, hindi mahihiyang ipagmamalaki mong tiga San Pedro ako. San Pedro una, San Pedro una, San Pedro una, San Laguna. San Pedro una, San Pedro una, San Pedro una, San Laguna. Sampaguita, kilala sa buong mundo. Marami ng mga talentong ang galing na dito. Kapag umuwi, dala-dala kampyonato. Kahit saan tayo, mapagpaday ganado. Yan ang tatak San Pedro, una lagi tayo. Pag malaki mo, San Pedro una, San Pedro una, San Pedro una, San Laguna. San Pedro una, San Pedro una, San Pedro una, San Laguna. Sa atin, nandyan ang pansit masyang bonnets lugaw sa bayan. Pinag-aagawan at palaging pinipilahan ng karamihan. Sino pa malaki natin, magaganda na tanawin. Dito mo lang makikita sa San Pedro una sa Laguna. San ka man mapagpag na nanay, tayo ba tayo kaya ipataas ang noo sa akin. Siya dati ka San Pedro, ako ang una sa lahat. San Pedro una, San Pedro una, San Pedro una, San Laguna. San Pedro una, San Pedro una. Once again, let's give a hand to Galaw Etniko! Partner, alam mo ba, yan ang nanalo ng ating Sampaguita Festival Street Dancing 2024! Ayan, kitang-kita na nga naman talaga ang galing ng talento ng bawat kabataang San Pedrense. At alam ko, napaka-excited na ng bawat isa. So simulan na natin ang unang magbibigay ng mensahe. Ang ating unang ang magbibigay mensahe ay isang kilala bilang abogado, senador, dating miyembro ng gabinete at tagapagtaguyod ng sektor ng agrikultura. Nagtapos siya sa UP Diliman College of Law at Harvard University's John F. Kennedy School of Government. Nagsimula siya sa gobyerno bilang pinakabatag na halal na konsehal ng Quezon City. Naging majority leader siya ng Senado at pinamunuan ang Committee on Agriculture and Food. Sa ilalim niya na isabatas ang mga importanteng batas gaya ng Organic Agriculture Act of 2010, sa Gipsaka Act at Coco Levy Trust Fund Act. Lahat ay para sa sustainable na pagsasaka at pagpapalakas ng mga magsasakang Pilipino. Bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization,
ni Pangulong Benigno Aquino III, pinamunuan niya ang Philippine Coconut Authority, Fertilizer and Pesticide Authority, National Irrigation Authority, at National Food Authority. Sa halala noong 2022, tumakbo siya bilang Vice Presidente na may platformang Food Security Agricultural Development sa slogan niya na Hello Pagkain, Goodbye Gutom. Binigyang pansin niya ang problema ng gutom sa bansa. Ang ating unang tagapagsalita, former Senator Kiko Pangilinan. Magandang araw sa ating mga kababayan, sa ating mga minamahal na mga kasamahan, mga supporters, mga local officials dyan po sa lalawigan ng Laguna at sa lungsod ng San Pedro. Batiin natin si Governor Ramil Hernandez ng lalawigan. Gov, kumusta na kayo? Ako'y natutuwa. May pagkakataon akong makipagbigay ng mensahe sa inyong lahat. Ako'y humihingi ng paumanhin dahil hindi ko kayo makakasama ng personal sa araw na ito dahil nagkaroon ng mga adjustments sa schedule at nagkaroon ng conflict dahil ako'y tutuloy ng Nueva Ecija sa araw na ito, Monday. Bagaman may conflict, ay ako pa rin ay natutuwa na may pagkakataon pa rin kayong makasama kahit man lang dito sa video message na ito. Of course, batiin ko rin si Mayor Art Mercado, Mayora Mika Mercado, si Kapitan Ayens Vicedo ng Barangay Rosario, siyempre, si Councilor Bernadette Burns Olivares. Nariyan din ang ating partner nung nakaraang eleksyon, former Vice President Lenny, Ma'am, magandang araw, former Senator Bam Aquino, Attorney Chel Jokno. Thank you for this opportunity. Ako'y nagpapasalamat pagkakataon na rin sa lahat ng mga volunteers natin nung nakaraang halalan, lahat ng mga nag-laan ng panahon, oras, pawis, hirap, dugo, nga sa ating kagustuhang magkaroon ng gobyernong tapat, hindi pa tayo tapos. Tuloy lang. Hanggat naririyan ang mga suliranin na kinakailangang harapin sa usapin ng tapat na panunungkulan at tapat na pamamahala, makakaasa kayo hanggat sa abot nating makakaya, nariyan tayo, hindi pa tayo tapos. Thank you for this opportunity. Malapit sa aking puso ang Laguna dahil ang mga anak ko dyan nag-aral mula preschool hanggang high school. Ang tatlong anak ko na si Namiel, si Frankie, nandyan dyan sa Binyan nag-aral, si Miguel dyan naman sa Santa Rosa, at ngayon ay sa Binyan na nag-aaral. So, namamalagi kami lagi sa Laguna. At nung about 15 years ago hanggang 10 years ago, ay nariyan kami malimit sa Paseo de Santa Rosa, dyan sa Nuvali, sa Solinad, Balibago, para mamasyal dahil nga dyan kami nanirahan sa boundary ng Binyan, Santa Rosa at Silang Cavite. So Laguna place or has a very special place in my heart. And I'm very happy to greet all of you. And I look forward to being able to see you again in the near future. Maraming salamat at magandang araw sa kanilang lahat. Ayan, once again, former Senator Kiko Pangilinan. Sayang nga lang at hindi natin kasama ngayon si Senator Kiko, no partner. Siguro kung kasama natin si Senator Kiko, napakadagundong talaga ng Rosario Event Center. Diba? Talagang kaya nakakatuwa pa talaga. Pinasalamatan nila si Mayor, si Mayora, and of course, ang aking napakagaling na kapitan, diba? Siyempre, shoutout ko na rin yung kapitan ko, Kapitan Ayens Vicedo, salamat. Hindi na po natulog kakakabit ng mga tarpaulin. Thank you, Cap.
Siya mismo, grabe. Siya mismo yung umakyat. Siya mismo yung umakyat. So, ayan, palakpakan naman natin si Kap. Nasama si Kap. Ayun, si Kap. Maraming maraming salamat. Diba? Buti na lang Solar Boy ang kapitan ko. Okay. Diba, sanay na sa mga akyatan. Sanay diba? Na. Ayan, no, isa sa mga plataforma ni Senator Kiko Pangilinan ay sa sektor ng agrikultura. Yes. So napaka-importante talaga na bigyan pansin natin ang sektor ng agrikultura. Alam mo ba, partner, yes. sa Philippine Youth Development Plan, dati siyam lang yung centers of participation. Ngayong ginawa ng 10 at idinagdag ang agriculture. Wow. So kailangan talaga natin na pagyamanin yung sektor ng agrikultura. Tama ba? Parang walang nagugutom. Parang walang, diba? Tama. Food security. Yes. At dito pinagmamalaki natin dito sa San Pedro. Hindi man tayo agricultural city. Pero kahit pa paano, pinagyayaman pa rin natin. Siyempre nandito sa Rosario mismo. Yes. Nandito ang nursery ng Sampaguita Plants. Yes. Paano mo nalaman yan, partner? Research. Batang San Pedro. Iba ka talaga. Batang San Pedro, dito siya, talaga. Actually, nandun siya, malapit siya sa daycare, ang aming Sampaguita Nursery Farm. Ayan. Diba? So palakpakan naman natin yung effort ng City of San Pedro para mas pagyamanin yung agrikultura. Which is nakakatuwa yun kasi dito sa barangay namin, sa barangay. Nakikita ko kasi hindi ko alam kung magkakata ko, tuloy-tuloy akong chichike. So binasa ko muna kung ano yung nakalagay bago ko ituloy yung chika ko. Okay. Ang nakakatuwa kasi dito sa amin, sa Barangay Rosario, ang barangay po namin ay nasasakupan lang po ng tatlong village. Wala po kaming mga agriculture din, wala po kami informal settlers. So, ang mismong Rosario Complex po ay isa pong subdivision. Yung susunod po ay medyo mayamang subdivision. Yung susunod po ay sobrang bilyonaryong subdivision. So, kaya kumbaga po, dito po nagsimula talaga at dito po namin pinanalo sa barangay si Attorney Lenny Robredo. Nag-iisang barangay sa San Pedro, yes, na ipanalo ng Barangay Rosario. Yes po, di ba? Alam ko yung bawat isa dito excited na. Ako, actually, ako excited na rin ako. Excited? Parang dapat na nating tawagin ang susunod na magsasalita. Please give me this time. It's my honor na ipakilala ang ating susunod na tagapagsalita. Siya ay isang abogado, guro, human rights at environmental defender, social media crusader, at nagsusulong ng youth empowerment, good governance at katarungan para sa lahat. Bilang practicing lawyer sa nakalipas na 34 na taon, siya ay nahawakan niya ang lahat ng uri na ang kaso. Humarap na siya sa Korte Suprema, gayon din sa Court of Appeals, Sandigan Bayan at sa mababang hukuman. Bilang law professor sa huling 19 na taon, tinuruan niya ang libo-libong law student sa iba't ibang subject, kabilang ang human rights, legal writing, evidence, criminal procedure, at constitutional law. Bilang founding dean nito, siya ang naging daan para ang De La Salle University Taniada Jokno College of Law ay maging kauna-unahan sa bansa na nagtatampok ng human rights at legal aid bilang pangunahing bahagi ng karasan ng mga estudyante sa law school. At bilang human rights at environmental defender, tumayo siya bilang kinatawan ng whistleblowers, fisher folk, mga miyembro ng indigenous communities, guro, estudyante, manggagawa, journalist, at iba pang mga biktima ng pang-aabuso at panggigipit. Bilang miyembro at nang lumay bilang chairperson ng Free Legal Assistance Group or FLAG, nakakuha siya ng landmark rulings mula sa Korte Suprema ukol sa freedom of speech, writ of amparo at due process of law at marami pang iba. Actually, ito pa hindi natin kakayanin. Bakit natin siya sinayang bilang social media crusader? Ginagamit din niya ang iba't ibang SOCMED platforms para mapalapit ang batas sa taong bayan. Bilang tugon sa COVID-19 pandemic at kaugnay ng kanyang paniniwala na dapat abot kamay ang hustisya sa bawat Pilipino, itinatag niya ang free legal help desk sa kaniyang Facebook page. Sa unang 7 buwan nito, natulungan ng help desk ang halos 20,000 Pilipino sa kanilang mga katanungang legal sa mga hindi pa nakakagawa nito. Pakilagay, pakilike and subscribe
ang i-follow ang... At Toy Nichol sa TikTok, IG, Facebook at Twitter. At ito pa, partner. Siyempre, napaka-award-winning talaga nito. Kilala at kung bakit mahal siya ng mga kabataan. Dahil bilang tagapagtaguyod ng youth empowerment, naniniwala siya na marami pang maiaambag ang mga kabataang Pilipino sa nation building. Hinihikayat niya ang mga kabataan na iparinig ang kanilang boses, maging mapanuri at critical thinkers na nagsusulong ng katotohanan. Kaugnay nito, nagsasagawa siya ng workshops at nagsalita sa libo-libong kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gaya ng kanyang ama, ang yumaong si Senator Jose W. Jocno, na kilala bilang ama ng karapatang pantao sa bansa, hangad niya na ang Pilipinas ay maging ibang bansa kung saan lahat tayo'y namumuhay ng sagana, pakinabangan ng ganda at bunga ng ating mga lupain at karagatan at tumawa at umawit sa kalayaan. Sa haba ng ating pagpapakilala, partner, huwag na natin patagalin pa ang ating ngipin sa bata, Atty. Jel Jocno! Ito na ang Pilipino, handa nang magsilbi, husay at tibay, puso at isip. Hello, San Pedro City! Ako, chill lang ba kayo dyan? Bago po tayo magtuloy, syempre, magbigay-pugay po muna tayo. Former Vice President, Attorney Lenny Robredo. Sen. Bam Aquino at ang kanyang may bahay, si Timmy. Ang ating Laguna Governor, si Ramil Hernandez. Ang ating Mayor, City of San Pedro, Art Mercado at Mayora Mika Mercado. Kay Kapitan Ayens Vicedo ng Barangay Rosario. Andito din si Cap John Tejido. Si Consi Bernadette Burns Olivares. Alam nyo, magpasalamat kayo kay Consi Burns dahil sa kanya, walang Pogo Hub dito. Kaya SK President, Federation President, RL, Sir Rafael T. Lahat po ng mga barangay official na nandito po ngayon. At syempre, lahat ng mga minamahal natin, mga sumuporta sa atin nung huling kampanya. Sa may kasabihan, sabi nila ay, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. At masasabi ko na lahat na nandito po ngayon ay talagang matatapang at grabe ang inyong pagmamahal sa ating inang bayan. Kaya ako po at sa ngalan ng buong tropa ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Dahil talagang ibang-iba yung naging kampanya natin noong 2022. Sabi ko nga it was not about us. It was all about you. And that's really how a campaign should be run. Because a campaign is not really won by the candidates. Ang nagpapapanalo sa mga kandidato ay yung mga sumusuporta sa kanila. Pero tapos na ba ang laban? Hindi pa! Marami pa tayong gagawin! Kaya, ire-request ko po ulit ang inyong suporta at tiwala. Dahil maraming mga problema ang hinaharap ng ating bansa. Kailangan na kailangan natin ng mga leader na hindi magtatago, mga leader na talagang mangunguna sa paglingkod sa ating bayan at sa lahat ng mga Filipino. We will be asking a lot of you in the coming elections. Alam niyo naman, kulang tayo sa resources kumpara doon sa mga iba, pero walang tatapat sa human resources ng lahat ng mga supporter po natin dito. Sabi nga when we face challenges,
it builds our character. And when you face challenges campaigning in the coming elections, all your potential ay lalabas at lalabas. At makikita ng buong Pilipinas ang galing ng lahat ng sumusuporta po na nandito ngayon at mga kasama pa natin. So, ready na ba kayo? Ay, naku, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat, Attorney Trell. Joko, palakpakan muli natin ang ating Gibi sa Batas, Attorney Trell Joko. Grabe. Diba, nakakatuwa. Ito, alam mo, partner, huwag na nating patagalin. Idiretso na natin sa susunod na magsasalita. Dati siyang youth leader, television host, gamer, multi-awarded social entrepreneur at nahalal bilang youngest senator of the Republic of the Philippines noong 2013. At kinikilalang ama ng libreng kolehiyo dahil siya ang principal sponsor ng makasaysayang batas na libreng kolehiyo o Universal Access to Quality Tertiary Education Act na ginawang libre ang pampublikong kolehiyo sa milyon-milyong kabataang Pilipino. Ang kampiyon ng mga kabataan! Ang ninong ng e-sports! At ang ama ng libreng kolehiyo, Senator Bam Aquino! Maraming salamat, Kagawad Eds and Jerome. Maraming salamat. Magandang araw po, San Pedro! Maraming salamat po sa inyong pagpunta ngayong araw na ito. Papasalamat po ako sa inyong pagpunta kahit napakaaga. Alam ko po, holiday. Alam ko po kayong lahat. Baka po may ibang gustong gawin pero nandito po kayo. Maraming salamat po. So gusto ko pong batiin ang ating mga kaibigan dito po sa harap. Unahin po natin ang ating pinakaminamahal Vice President Lenny Robredo. Ang kapartner po natin sa susunod na laban, Attorney Chel Jokno. Konsehala Burns Olivares. Si Kapitan Ayens, kasama rin natin. At si Councilor RL, palakpakan ho natin. Gusto ko rin pong introduce ang, sabi ko kay Ma'am, pinaka-important volunteer ko sa susunod na laban. Palakpakan po natin ang ating misis, si Timmy Aquino. Alam nyo po, matagal ho namin itong pinlano na magkita-kita po tayo muli kasama po si Attorney Lenny. And we wanted to be together para magpasalamat po sa lahat ng tulong na naibigay po ninyo nung nakaraang eleksyon. Sa totoo lang po, ang nakita natin nung 2022, isa pong miracle. Isa pong miracle ito sa ating bayan. Bago po nag-anunsyo si Ma'am Lenny, marami po ang nagsabi, patay na ang demokrasya sa ating bansa. Ang mga Pilipino, walang boses, walang tapang. Pero pagkatapos po siya nag-anunsyo, nakita ho natin, may boses ang Pilipino. May tapang ang Pilipino. May kakayanang magkaroon ng pag-asa ang Pilipino para sa isang mas magandang bayan, para po sa atin at para po sa mga anak natin. At nakita ho natin sa kampanyang yon, ang Pilipinas na nais natin para po sa ating lahat. Tama po? Tayo po noon, nag-house to house, wala hong pagod. Tayo po, nag-volunteer, wala pong inaaway. Well, sa atin, wala pong inaaway. Nakita ho natin ang isang Pilipinas, babae, lalaki, LGBT man, conservative man, OA man, nonchalant man, nagsama-sama para po sa isang hangaring mas malaki sa ating mga sarili. At sa totoo lang po, hindi po namin ini-expect yon. Ang Nick, nalalo ko po yon nung sabi po ni Ma'am Lenny sa akin, Sen, pwede ka ba maging campaign manager ko? Ano yung binanggit niya? Sabi niya, baka magiging malungkot itong laban natin. You remember, Ma'am? In fact, yung reference niya para po sa mga mas nakakatanda ng konti, baka yung laban natin parang yung laban ni Senator Salonga noong 1992. I'm sure iba ho dito nakaalala. Maybe the most qualified at that time, pero napakatahimik nung kampanya nung 1992. Ganun lang po.
yung nasa isip namin para sa kampanyang 2022. Pero yung nakuha po natin yung kabaliktaran, the complete opposite, isang napakasaya, napakaingay, napakatapang na kampanya dahil po yan sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Pero alam ko rin po, May 9 ba yung eleksyon? Nakalimutan ko na eh. May 9 nga ba yun? May 10? May 9. E nung gabi po ng May 9, tayong lahat po, napaka-sad. Sino pong umiyak? Taas ang kamay. Sino pong umiyak? Ma'am, lahat umiyak. Yung hindi umiyak si Attorney Lenny, siya po, hindi po siya umiyak. Nakita po kami, Webes. Lunes po yon, umuwi po si Ma'am sa Naga. Nakita kami sa Webes. You remember, Ma'am, no? Ako po, hindi nyo po mapintay yung muka. Kasi sa mga NBA fans dito, bilang campaign manager, para po kayo yung coach, di ba? Si Ma'am po yung star player, kami po yung coach. Hindi nyo po mapintay yung muka ko. Sabi ko, Ma'am, paano ba yan? Hindi tayo umabot. Ano yung sabi sa akin ni Ma'am Lenny? Sabi niya, Sen, marami nakakalimot kung saan tayo nagsimula. Marami nakakalimot kung ano ang Pilipinas bago mag-October 2021. At yung na-achieve natin dahil po sa inyo ay isang pahiwatig ng isang Pilipinas na nais nating lahat. At kung di man tayo umabot ng 2022, baka konting push pa, aabot rin tayo, huwag kang mawalan ng lakas ng loob. Kita nyo po, siya pa yung nagko-console sa akin. Parang baliktad dapat, di ba? Pero siya pa yung nagsasabi, huwag kang mag-aalasin. Buhay na buhay ang diwa ng Pilipino sa mga puso ng mga Pilipino. E ngayon po, fast forward 3 years later, nasa na po tayo? Mukhang may susunod na laban po muli. There's a next fight. Tinanong po ni Attorney Chell, ready na ba kayo? Handa na ba kayo? E sabi ko nga po kay Ma'am, Ma'am, kahit kalahati lang po ng energy ng kampanya ninyo, sigurado ako, si Kiko, si Chell, si Bam, aabot na yan sa Senado. Pero alam nyo po, si Ma'am kasi, itong pinakamahirap na boss sa lahat, sa totoo lang, pinakastrikto, hindi ho yan papayag na 50% lang. Gusto po niya, 100% ng energy nandyan for 2025. Okay po? So Burns, ano na? Mag-stretching ka na ulit, Burns. RL, suklay-suklay ka na, RL, ha? Mag-ready na po tayong lahat. Itong laban na po ito, iba. Sabi ko nga po sa misis ko, kasi syempre po si Timmy, sabi sa akin, ano, aabot ba tayo? Kaya ba natin to? Eh sa mathematics lang po, sabi ko nga, kung lahat na nagmahal kay Ginang Lenny, tutulungan po kami, sigurado po yan, aabot tayo sa Senado. So ngayon po, kailangan yung mga nakaibigan, yung mga nakasama, Sir, hanapin na natin ulit. Yung mga chat group na baka tahimik na, kailangan na pong buhayin ulit. Yung mga volunteers na maingay, makulit, at proud na proud maging pink, kailangan po, nandyan na po ulit. And dadagdag ko po, kung may mga in-unfriend po tayong pinsan, kamag-anak o classmate, baka po kailangan na pong i-friend ulit at i-follow ulit. Iba na po yung laban for 2025. Magsisimula po yan sa diwa ng ating laban noong 2022. But for 2025, it's going to be a little different. Pero hindi po kami haabot kung wala po kayo. Kaya muli, nagpapasalamat ako. Alam niyo po, sa totoo lang, sometimes, medyo nahihiya rin ako ng konti. Kasi yung hiniling po namin sa inyo noong 2022, napakagrabe talaga. Grabe po yung ginawa natin. Grabe po yung ginawa po ninyo. Pero nandito po kami ulit, humihingi po ulit ng tulong. At sabi ko nga, siguro, kaya ko itong gawin kasi hindi lang po ito para po sa amin na personal. Hindi po ito laban lang ni Chell, ni Kiko, ni Bam, ni Lenny. Hindi po. Ito po, naniniwala ako, laban pa rin po ito para po sa ating bansa. Laban pa rin po ito para sa kinabukasan ng ating bansa. Kami po yung mga mukha. Pero kayo po ang nandyan kasama po namin. Maraming maraming salamat. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Thank you very much. Once again, Senator Bong Aquino! Ayan,
talaga. Buhay na buhay pa rin talaga ang diwan ng kakamping. Tama ba? At dahil siyan, Jerome, kinilig ako ng bahagya. Sumakas siya sa shoulder, tapos may aminin ako sa'yo. Ano yon, ma'am? Actually, partner, si Senbam talaga yung ultimate crush ko sa Senet. May ano? Sige, hindi ko naaagawin nun. Sayong-sayo na si Senbam. Senbam, ngayon pa lang pinapangako ko na. Nag-heart! Nag-heart! Nag-finger heart si Senbam! Dahil siyan, ang LGBTQ ng San Pedro ay sayo na. Siyempre! Ay! Dahil ate kita, sige na nga. Sayo na yan. Pero, dadagdag ko sa'yo ang boto naming LGBT. Attorney Shell. Pangako yan. Partner ko ang boto ng LGBT. Naka-live tayo, di ba? Conference na-live tayo. Amiga, umayos kayo. Mga ka-amiga ko dyan. Ang mga LGBT. Diba? Kung ang boto ng LGBT ay kay Senbam at saka kay Attorney Chell, dadali na rin ang kabataan! Si Senbam at Attorney Chell, tama ba? Share na dito ang angat kabataan at ang kaya natin yung San Pedro. Simula 2022 na kampanya, dadali natin to hanggang 2025. At sa oras na yon, patuloy natin na ipapanalo ang laban ng bayan. Hindi ako magpapakabog, syempre, partner. Ah? Narinig niyo po kanina, di ba meron po tayo ditong local online show, which is ang San Pedro una ka rito. Ang gagawin ko talaga every show namin, hindi ko makakalimutan ang pangalan yung dalawa. Syempre, baka magtampo, hindi ako padalan ng ating mga kasawi dyan, si San Kiko. Di ba? Isasama rin natin yan, te. Wait lang, nag-iisip ako ng ilalaban ng kabataan. Lagi kami may community projects, Senbam, Attorney Chell. Lumalapag kami sa mga barangay ng City of San Pedro. Kilala po ang Angat Kabataan San Pedro. Tama ba? Ayan. Sa bawat community projects namin, susugan namin yan. Pero alam mo, Jerome, ito ang oras para hindi tayo magpakabugan. Dapat tayo ay sama-sama kakain ang tatlong senador na ito. Diba? Sila ang kulang para umayos at mawala na ng drama! Nakakaloka! Ayan, I agree to that, Mama Eds, no? So, alam mo, kanina para tayo nagtutrowback talaga, lalo na nagsalita si Senbam, yung kampanya natin noong 2022 election, alam mo ba, share ko lang, no? Isa talaga ako sa mga nag-house to house, no? Tao sa tao, puso sa puso. Buti na lang yung boss ko dati ay kakamping, pinapayagan ako mag-leave. Pinapayagan pa ako ng leave, kahit leave without pay, okay lang po yan. At yung mga estudyante, alam mo ba, share ko lang po, no, habang nag-house to house kami, may mga volunteers kami, buti na lang online class noon. Ano lang yan, Kuya Je, wait lang po, magre-recite lang po ako, magre-recitation lang po ako. Ganon talaga ang kabataan. Yun talaga yung diwa ng kakampi. Actually, natatawa ako kasi syempre nung panahong yun, kami ni Kap ay kagawad. Bawal kaming mag-house to house. Pwede kaming kasuhan. So, ang ginagawa namin, binubulong namin ng hindi halata. Naku, Kap, baka pa wala mawala ka pa rin ng trabaho, huwag na natin i-chika. Ako lang po pala. Huwag ko nang idamay si Kap. Panayang bulong lang kasi bawal talaga kaming makitang nangangatok. Kaya pasensya na po, pero patuloy po namin kayong pinaglalaban. Diba? Sabi nga kanina ni Senbam, yung diwa natin noong 2022, dalhin natin siya hanggang 2025. Maaasahan ba natin yon? Ay, parang ang hina. Ang hina, no, Senbam, Attorney Chell, ang hina. Maaasahan ba natin yun? Ay. Dahil ang binigay nilang liwanag sa atin ay hindi na mamamatay dahil patungong liliwanag ang ganda at pag-asa ng Pilipinas. Tama ka dyan. Alam mo, talagang ito ay isang pasasalamat. I'm so excited. Marinig natin ano nga ba pinapasalamatan ng bawat isa, ano ba yung mga nangyari right after the election, di ba, partner? Correct. Siguro ito yung tamang oras para pakinggan natin ang kanilang mga saloobin, ang kanilang mga life testimonies. So, huwag na nating pahabain pa, ibigay na natin sa kanila ang oras. Ayan, palakpakan po natin ang mga kakamping ng Laguna! Sana ako ang hilong sugat ng puso
Kahit kay layo'y humayo, bagong araw sa lubungin, liwanag ay tangan. Pakinggan natin ang isang patotoo para sa isang mahusay na pagpapakatao. Mula sa Robredo's People's Council sa Bayan ng Pagsanhan, Mr. John Rebialde. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapwa ko kakampi. Masaya po ang aking puso na makasama ulit kayo. Ilang taon din yun. Magandang umaga din po, Senator Bam, Attorney Chell, Council Burns sa may bahay po ni Senator Bam, lalo't higit kay Madam Lenny, kay Mama Lenny. Ako po si John. Anak po ako ng isang guro at isang bankero sa Pagsanhan. Kung naalala niyo po, nagkaroon po ako ng pribilehiyong magboluntaryo sa kandidatura na ni VP Lenny at Senator Kiko kasama ang tropang angat noong halalan 2022. Ang karanasang ito ay isang nakakagulat na pagliko, kumbaga para sa akin, dahil palagi kong inilalayo yung aking sarili kapag usapang politika. Kasi dati po parang wala na akong pag-asa, sad to say, sa ating pamahalaan. Pero may nagbago nung makita ko kung paano tumayo si VP Lenny at patunayan na siya ay nagsisilbi bilang isang totoong lingkod bayan. Sa kabila ng walang humpay na pagpuna at pambubuli mula sa mga kapwa lingkod bayan, ang kanyang hindi natitinag na pangako sa katapatan at makabagong pamamahala ay naging inspirasyon ko ng husto. Kasi dati po, student leader ako, pero nung oras, nung mga panahong yon, wala akong taong ma-look up to, sad to say ulit. Pero nabuhayan po ang aking pag-asa nung nakita ko po yung inyong pamamahala. Pinangasiwaan ko po ang ng kanyang tanggapan ang kanilang limitadong pondo ng matalino at malinaw nung panahon ng COVID. Ang pinaka nakagulat sa akin ay ang kanyang pagkatawa at ang tunay na pangangalaga na ipinakita niya sa mga tao na sobrang bihira kasi kadalasan ay pakitang tao. Nang dumating ang resulta ng halalan, nakakalungkot, pero alam naman natin kung ano na yung mga sumunod na nangyari. Hindi maikakailang sandali ito ng kalungkutan para sa marami sa atin. Ngunit pinanghawakan ko kasama po ang mga youth vote for Lenny Pagsanhan. Yung pangako at makapangyarihang mensahe tungkol sa kahalagahan ng radikal na pagmamahal. Ang damdaming ito ay nakatulong sa amin na makita ang sa kabila ng pagkawala upang pahalagahan ang kagandahan at kahalagahan ng aming sama-samang pagsisikap. Ipinaalala nito sa amin na tumuon sa mga positibo at ang hindi kapanipaniwalang espiritu ng volunteerismo na nagsama-sama sa aming lahat. Ang inyo pong bisyon, Madam Lenny, para sa isang matapat na pamahalaan kung saan walang sino man ang may iwan, ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa amin. Ang pananaw na ito ang nagtutulak sa amin na patuloy na pangako sa volunteerismo kahit natapos na ang halalan. Napagtanto po namin na ang tunay na pagbabago ay magmumula sa mga tunay na nagsasabuhay ng mga pangarap na naibigay niyo po sa amin nung kampanya. Sa pamamagitan ng pagsisikap ng komunidad at pagbibigay kapangyarihan sa kabataan. Sa ating lokal na komunidad, sa kabila ng mga halal na lokal na mga opisyal, ginawa po nating misyon na mas palawigin ang aming mga sarili. Nagsumikap po kami na bigyang kapangyarihan ng mga kabataan at iangat ang aming komunidad sa pamamagitan ng mga makabuluhan, napapanahon at napapanatiling mga proyektong pang-advokasya. So mula po sa pagiging youth vote for Lenny Pagsanhan, na itatag po namin ang PULSO o Pagsanhan Unified Leaders for Service Organization. Nasa likod ko po yung ilang mga litrato po ng aming mga nagawa na
Ngayon, ipinagmamalaki ko pong sabihin na ang pulso ay mayroon ng 102 masisipag na kabataang boluntaryo mula po sa iba't ibang bayan ng probinsya ng Laguna. Ang mga kabataang ito ay piniling tumuon sa pagtulong sa kanilang mga kapwa kabataan at komunidad sa kabila ng kanilang busy schedule sa pag-aaral. Dinanais nilang magbigay ambag sa mga hakbang sa pagbuo ng bansa na pinalakas ng pag-asa na makamit ang isang rosas na bukas. Isang mas maliwanag at mas makataong hinaharap. VP Lenny, nagpatuloy po kami at nangangakong magpapatuloy pa. Salamat po sa inspirasyon. Isang tanglaw ang ipinaglalaban. Isang maalab na liwanag ang isinusulong. Mula sa sulong, mula sa laban, Pilipinas, Laguna. Pakinggan po natin si Mr. Arnold Villaluz Marco. Isang mapagpalang umaga at araw sa ating lahat, sa inyong lahat, lalo na sa ating magigiting na panauhin sa araw na ito sa pangunguna ni former Vice President Attorney Lenny Robredo, former Senator Bam Aquino, Attorney Chel Jocno, kay Consular Burns Olivares, at kay Senator, former Senator Kiko Pangilinan. At sa lahat po na nandirito sa bulwagang ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pinagmulan ko pong organisasyon dati ay ang Solid Lenny Pilipinas, kung saan kami mga volunteers ay sama-samang nangangampanya, nag-house to house, nagkakabit ng ribbon o kung ano pang mga activities upang tumulong sa ating minimithing magiging pinuno ng ating bansa. At ito po ay aming nasimulan at nagawa ng walang kahirap-hirap o anumang pag-alinlangan sapagkat ito po ay aming ninanais at minithi. Ganun pa man, pagkatapos po ng eleksyon, ang Solid Lenny Pilipinas ay binuo ng ating aming kasamahan na naging Sulong Laban Pilipinas. Ang Sulong Laban Pilipinas po ay nagkaroon ng iba't ibang chapter sa iba't ibang lalawigan o probinsya. At dito nga po sa Calamba, sa buong Laguna, kami po ang naging volunteers ng Sulong Laban Pilipinas. Ang ginagawa po namin pagkatapos ng eleksyon, ipinagpatuloy namin ang mga dati naming nasimulan noong panahon ng pangampanya. At ito po ay patuloy naming ginagawa sa abot ang aming makakaya. Sapagkat iisa po ang mithiin nating lahat, magkaroon ng gobyernong tapat sa pangunguna ng ating kagalang-galang na former Vice President Lenny Robredo. Bagamat hindi natin nakamtan ang ating minimithi, subalit tayong lahat ay nananatili na may pag-asang makakamtan din natin ang ating minimithi. Sama-sama, sama-sama tayong lalaban para makamtan natin ang ating minimithi. Ang Sulong Laban Pilipinas po sa buong lalawigan ng Laguna ay patuloy na pumupunta o dumadayo sa bawat lugar sa, dito sa buong Laguna upang ipaalam muli sa kanila ang kahalagahan ng aming pagsisikap upang makamtan ang ating minimithi. Kaya't kami pong lahat, sa ngalan ng aking mga kasamahan sa Sulong Laban Pilipinas, ay patuloy na naniniwala na darating ang araw yung minimithi nating liwanag sa dilim ay ating makakamtan basta't sama-sama tayo ipaglaban natin tuloy lang. Muli, isang maganda
at mapagpang-ala po sa inyong lahat. Salamat po. Isang pangarap na napuno ng paninindigan ang naging daluyan ng isang matagumpay na kabuhayan. Mula sa bayan ng Lumban, ating pakinggan ang kwento ni Gina Domingo. Magandang umaga, Laguna. Magandang umaga po rin. Kainitan ng araw sa ating dating presidente, former BB Lenny Robredo, sa ating pong senators, Bam Aquino, Senator Jokno, at sa aming kaibigan, Councilor Burns. Ayan po. Ako po ay nagmula po sa bayan ng Numban, sinulit ng kasaysayan, burda ng kaunlaran. Kami po, taon 2021, nagpunta po ang staff ng ating former attorney Lenny Robredo sa bayan ng Lumban. Isa po kami sa maswerteng samahan ng mga kababaihan na nabigyan ng programa ng Angat Buhay. Kaya kami po sa bayan ng Lumban ay nagpapasalamat po. Ito po ay sa pangunguna po ni Ma'am Amy Honos at ni Sir Chad. Yun po ang aming mga nakilala na pumunta po sila sa bayan ng Lumban. Noon po kami nag-submit ng project proposal, ang aming barangay, ang aming samahan ng malikhain, kababaihan ng Lumban, Concepcion Chapter, iyon po ang nabigyan ng livelihood ng Angat Buhay. Kami po ay binubuo po ng 20 to 30 taonon sa ang binigay po ng Angat Buhay sa amin pong samahan ay nagkakahalaga na 207,000. Napakalaki pong tulong sa aming mga kababaihan, lalo na sa aming maliliit na manggagawa, ang halagang naibigay ng Angat Buhay. Dahil po, ito po ang project proposal ko po na ipinasok ay sa pagbabarong, sa pagbuburda ng barong. Ang pagbabarong po kasi sa aming bayan, ito po ang sikat na barong sa ating Pilipinas, sa ating bansa. At ito po ang pinagkakabuhayan sa aming komunidad at lalo na po sa mga kababaihan, sa mga kabataan na nag-aaral, nakakatulong po din ang pagbuburda, ang pagbubuo ng barong. Kaya maraming salamat po, Attorney Lenny, sa programa po na ibinigay ninyo sa aming samahan ng kababaihan. At ito po, sa ngayon ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po yung aming negosyo. Ako po, bilang isang namumuno sa samahan, na nakakapag-trade fair po ako. Kung saan-saan pong lugar kami pinadadala ng DTI dahil kami po ay buong samahan na may livelihood. Kami po ang natutulungan din po kami ng DTI para po makapagtinda po kami sa mga bazaar tulad po sa Mega, sa mga trade fair po kung saan po kami pinapupunta. Kaya sa amin pong lugar, ang kababaihan po ay mga magbuburda. Kaya ito po uli, maraming salamat po, Senator at Attorney Lenny Robredo, sa tulong po ng Angat Buhay. At ito po ay talagang pinakikinabangan sa bayan ng Lumban, lalo na po sa aming barangay, at lalong-lalo na po sa mga kababaihan na magbuburda sa aming barangay. Kaya po,
Hindi ko po ina-expect. Sorry po. Na ako po ay magsasalita ngayon. Kaya medyo po nagawa po ako ng speech. Pero hindi ko po nabasa. Pasensya na po. Yun lang po ang tangi kong masasabi po sa inyong lahat. Tunay na totoo, buhay, ang angat buhay ay nakakatulong sa mga komunidad. Kaya nung pong panahon ng eleksyon, lagi po itong sinasabi na ito'y sa isang patotoong buhay, ang angat buhay. Maraming marami pong salamat muli at sana po, pag kailangan po ninyo ng barong, hanapin lang po ninyo ako sa bayan ng Lumban. Marami pong salamat. Bagong araw sa lupuin. Kabataan ang isa sa mga unang tumindi. Kabataan ang isa sa mga unang nakipaglaban sa isang gobyernong tapat. Ating pakinggan mula sa lungsod ng San Pedro. Ang tinig ng isang kabataang patuloy na tumitindi, Justin Carillo. Ala, patawarin niyo po ako, may tiso na po agad ako. So, ayun po, good morning po sa ating lahat. Sa mga attendees po, alam ko isa sa mga kabataan or attendee na nandito, magiging future leader natin. Kagaya ko noon, na nandun lang sa dulo ng upuan, pero ngayon, nagsisilbi na sa pamamagitan ng angat kabataan. So, good morning po sa inyong lahat, sa ating distinguished guest. I see SK Chair Anaya, SK Fed Chair RL, sa ating kapitan po ng Barangay Rosario, and of course to Senator Bam, Senator Shell, Mommy Consi Burns, Mommy, naging Mommy, Tita Consi Burns, tapos of course my President, VP Lenny Robredo. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Justin. Isa po ako sa mga kabataan ng Youth Vote for Lenny Kiko. Volunteer po noong campaign. Sa Bicol po, Norte man o Sur, kapag sinabing Robredo, ang kakabit po nito ay dalawang salita lamang. It's either si Sec Jesse or magandang pamamahala. Tubong Bicol po ako, Camarines Norte. And ang nanay ko po ay galing Albay. Si Ma'am Lenny po, ay nakilala ko lamang noong latter parts na, nung masigasig na po siyang nagtatrabaho sa OVP and yung Duterte administration. I started getting interested, sabi ko, nung sumasagot si ma'am sa lahat ng mga issues, sabi ko, yes ma'am, slay. Mother is mothering talaga during the OVP days. But it was during the pandemic that I knew I cannot just watch these events unfold. I had to be part of it. During the pandemic po, di naman natin maitatanggi, the government's response was unsatisfactory. That it seems that people in the position didn't know that group chats existed. Parang di nag-uusap-usap sa GC bago kausapin ang taong bayan. Thus, creating fear, confusion, and anxiety. At nung namimigay po ang gobyerno ng anxiety, sinalo ko po lahat. Andun po ako sa front line, bukas palad. So I was diagnosed with anxiety disorder during the pandemic, and I cannot describe the confusion and everyday struggle and battles I had to fight inside my head. It was heightened by the unsure statements po of the government. Infection rate, death rate, at gabi-gabing press releases na parang gusto ko na lang sabihin, end call ko na box, antok na ako. But there is one government official na tahimik lang, pero she knows all the answer. She knows what she was doing. She knows what to do, does not have all the resources, but still does the work. Her energy was reassuring. She was VP Lenny Robredo. I remember po, isang post yun ng page ng Angat Buhay ata or OVP, ma'am. Parang ini-invite kami to donate at least 300 pesos para makapag-sponsor ng isang care kit
And I did donate. Sabi ko, sige nga, try ko nga. And ayun, I did donate. Then, after I donated, to my surprise, I received an email thanking me for my donation. Tapos, may kalaki pang transparency report. Sabi ko, kabog, imagine 300 pesos, may pa-thank you na, may transparency report pa. San ka makakakita nun, di ba? So sabi ko, this feels so good. I'm gonna do more of this. Gumanda yung pakiramdam ko sa sarili ko, nabawasan yung anxiety ko. And the next thing I know, nasa QC na po ako, nagre-repack ng relief goods. Sa mga nasalanta ng bagyo noon. Fast forward to the time na maiingay na po yung mga presidential balls. Habang lahat, may mukha na sa mga tarpaulin at last days na ata ng filing of candidacy. Though invested ako kay VP Lenny, I had zero expectations. Nonchalant lang ako, ganun. Tapos, I remember scrolling through Facebook. It was, I think, Rappler's page. Tapos Inquirer, tapos sumunod na yung mga media outlets. Parang video siya na pinapakita yung podium ng OVP. Tapos kita yung likod ng pintuan po ng Office of the Vice President. A lady in a blue blouse, VP Lenny appeared and confirmed that she is running for the presidency. Medyo naiyak ako ng konti, pero dahil nonchalant ako, hindi po natuloy. I think it was my body's way of telling me na mababawasan na yung anxiety mo, Justin. Mababawasan na yung mga tanong mo. Because, you know, if you have anxiety, you have a lot of questions. You think about the future a lot kahit naman di mangyayari. So, sabi ko, may mapagkakatiwalaan ka na. And then, kasi finally, after President Aquino's presidency, someone who actually knows what to do is trying to fight for you. So yung speech ni VP Lenny, it struck me. And then came the pink profile pictures on Facebook. Siyempre, hop din ako. Naki-pink profile picture din ako. It was the morning of March 3, fast forward tayo. Ang San Pedro Lenny Kiko Volunteers Hub ay dalawang kanto lang mula sa bahay namin sa Landayan. I gave it a try and it was a different feeling. Maraming kabataan, pero may mga working class din at mga mommies. Ang diverse, tapos lahat sila may iba't ibang ginagawa. May iba tumatawag dun sa mga libreng sakay, may iba naghahanda ng flyers. Ang dami nilang ginagawa. The energy was so addicting. I've never had that feeling before. It's a place where I think my ideas will finally be heard. It's a place where I think I belong. And when you feel that way, when you feel that good, uulit-ulitin mo. Aaraw-arawin mo, so it easily became my sense of purpose dati, ma'am. From the shy soft boy sa gilid na hindi nagpa-participate, ngayon, nangingitim na volunteer na handang makipag-usap at kumatok sa 27 na barangay ng San Pedro. You can see it through my tan lines. Ito po yung tan lines ko kung di kayo naniniwala. May resibo po tayo. Ayan. Marami po akong paborito na nangyari noong campaign election. And unlike po sila Sir na nauna sa akin and si Ate Gina, yung benefit ko po from last election was more of personal. So una pong paborito kong alaala is yung house to house. Sa house to house po, iba't ibang tao yung nakakausap namin. May mga nagbibigay ng pagkain, may mga magkukwento ng personal encounters with VP Lenny. For example, may isa po kaming nakausap dito sa may bandang Catacis Village. Sabi nila, taga Bicol sila and kilala ka nila. Kasi yung classroom nila doon sa Camarines Sur, hindi naaabot ng DepEd. So nagpatayo kayo para sa kanila. Palakpakan po natin si VP Lenny. Sunod po, isang tatay, nakala namin sasapakin kami pagpasok namin sa bahay. Pero sabi niya, oo, kilala ko si Ma'am Lenny. Nung isang araw, nakapag-claim ako sa kanya sa OVP ng medical assistance. So kala ko tigasin si tatay, yun pala, iiyak din nung nagkukwento. At iba-iba pang mga proyekto. Meron ding magagalit sa'yo, pagsasarhan ka ng pinto, itatapon yung mga flyer sa harap mo, kaya halo-halo talaga.
My next favorite would be the rallies. Makati, Pasay, Laguna, you name it, nandun po ako. Every single rally is like a piece of heaven. An amazing display of bayanihan. Walang mga nakabantay na mata, pero lahat gumagawa ng tama. Wala pong rally na hindi ako umiiyak. Because, I mean, what is this? Kaya pala nating maging ganito, like voluntarily. My third most favorite, nung nag-iikot-ikot kami sa Barangay Kuyab, isa po siyang coastal area, ma'am, dito sa San Pedro, Laguna. Pinapasok namin talaga bawat sulok. Kasalanan po to ni Marv Santos. Pinapasiksik po kami kung saan-saan. Pinapasok po namin, nadatna namin yung iilang bahay na kawayan, nakalutang po sa tubig. Sumisigaw sila, sabi, mga ate, mga kuya, pengi kami ng tarp. Tapos bilang isang volunteer, madalas po kaming makatanggap ng mga sasamang salita. Parang araw-araw ay laban. Doon ko po na-realize na what we're doing is really worth it. Sabi nila, sa lahat ng politikong tumatakbo, kayo lang ang nakakilala sa amin at nakaabot sa amin at kumakausap. Sabi nila, salamat sa inyo. Sabi nila, antayin nyo yung ibang kasama naming mangingisda. Nangingisda lang sila, Lenny Kiko din yung mga yon. Inintay po namin sila kasi it means so much to us na yung mga pinaglalaban namin, kinikilala din po kami. Second most favorite is when Jerome, one of the heads of Youth Vote for Lenny, asked me to collaborate with him and Marvs on a special project. Dadaan daw po ang Sumilaw at Banasi farmers dito sa San Pedro and they invited me to help organize. So ako po, hindi pa ako masyadong participative noon. Social media lang yung hawak ko ng San Pedro. Pero nahihiya pa po ako. Pero that was really a reassuring moment for me. Still one of my most memorable experiences as a volunteer. Imagine, kasama naming lumalakad ang Sumilaw at Banasi farmers sa San Pedro. Tirik na tirik po ang araw noon, pero tila di ito iniinda ng mga tao. Di na po ganun kalakas yung sigaw nila siguro dahil na rin sa pagod. Pero dinugtungan po ito ng sigaw ng mga volunteers na sumalubong. Simula binyan, nanghihina na sila, pero yung mga volunteers ng San Pedro, ready na po to energize them. If I only can take you to the experiences, I would. And habang naglalakad kami kasama ang mga farmers, imagine, mga tatay, 50s to 60s, sa kalsada, wala pang t-shirt, lahat umiiyak habang sumisigaw ang mga farmers. And this is why I'm wearing this shirt today. Because no one will ever top that memory. And lastly, my most favorite part about my journey as a volunteer is meeting my friends. Wala po akong kaibigan dati sa San Pedro dahil labas-masok lang po ako sa paaralan. Tapos trabaho nung nagkatrabaho na. Pero nung nagkaroon po ng campaign, bawat barangay ata may kakilala ako. So the best experience for me was meeting my friends whom I will keep forever. Sabay-sabay po kaming naghirap, napagod, umiyak, and naniniwala din po akong sabay-sabay kaming aahon kasama ng mga kabataan at laylayan na pinaglalaban namin. Pare-pareho po kami ng pinaglalaban, pare-pareho pong malambot ang puso para sa kapwa, at laging handang tumulong. Allow me to name a few of them. Si Jerome po, whom built Angat Kabataan. Jerome, because of your will, kahit nanlulupay-pay kami noon sa resulta ng eleksyon, ay naipagpatuloy natin ang ating nasimulan. Ma'am, I'm very happy to report na hindi po natapos sa eleksyon ng trabaho ng mga volunteers ninyo. Buwan-buwan po kaming may mga proyekto, bumababa kami sa laylayan, and I'm happy to say na lahat po ng projects namin ay nakaangkla sa mga paniniwala ninyo. Susunod po, kay LA. Kay LA na di nauubusan ng apoy sa volunteerismo. Recently, he was one of the youth volunteers na pumunta sa West Philippine Sea kasama ang daang-daang volunteers para ipanawagan natin na atin ang West Philippine Sea. Kay Marvs, na laging nakaalalay sa bawat kilos ng Angat Kabataan. And of course, my very good friend, kay Nicole, that despite of her ongoing battle for health,
She was recently diagnosed with cancer. A fearless, fearless lady. Pinagpapatuloy pa din po ang pagtulong para sa mga kabataan. Kila Alex, Ivan, Astrid, Dwayne, Bon, Eunice, Precious, Sam, at sa lahat ng mga di ko pa nabanggit, you guys are my favorite thing about what happened last election. Attorney, sila po at ang iba pang mga kabataang kakamping, ang mga kabataang nabago ang buhay dahil sa inyong pagtindig. Sila po ang mga kabataang nagpapatuloy ng laban natin dito sa San Pedro. Mga kabataang lagi't lagi para sa bayan. Salamat po. Thank you.
iisang bangka nating lalayagin. Iisang bangka nating lalayagin ang ating mga pangarap na makamta ng isang gobyernong tapat para sa bawat Pilipino. Maraming salamat, Coro San Miguel at PUP Sampaguita Coral. At ngayon, ang isa sa mga mitya ng ating liwanag sa Laguna upang tumindig sa isang gobyernong tapat, Laguna, our city's councilor, Honorable Bernadette Olivares. Umulan man o umaraw, kahit siksikan, tuloy lang. Ito na si Lenny, kapit lang. Isigaw mo na, magtawad ka pa. Magandang, magandang magtatanghali na po sa inyong lahat. Sabi ko, sa inyong mga bata, lagi nilang sinasabi, baka umiyak daw ako. Hindi po talaga kasi ako iyakin, pero kanina, bumabalik lahat yung nangyari. Parang naiiyak tuloy ako. Bakit ako yung may tissue? Pero, syempre, sa ating presidente, Ma'am Lenny Robredo, my senators, Senator Bam Aquino, Senator Chel Jocno, and si Senator Kiko Pangilinan, sa inyo pong lahat na nandito, isang magandang-magandang hapon po sa inyo. Kagagabi po, nung nagpe-prepare kami dito, umulan ulit ng malakas. Kung naaalala po ninyo yung nangyari noon sa Laguna Rally, ganitong-ganito din yung experience namin. Madaling araw, tumawag ang Ayala kasi yung isang area hanggang hita yung tubig. Sabi sa akin, Konsi, hindi namin to palalagyan ng tao. Sabi ko, naku, hindi pwede, ang pangit po nun sa drone shot. So madaling araw, naganap po kami ng magtatambak ng lupa. Ganun yung experience namin. Tapos kagabi, hanggang kaninang madaling araw, umulan ng napakalakas. Nananalangin ako, wag naman sana. Kasi alam ko, mahihirapan yung mga magpupunta po dito. Pero sabi ko nga sa iyo, ma'am, kakampi natin siya. Pagising naming lahat, nating lahat kaninang umaga, walang ulan. Yung event po na to, ma'am, ginawa po namin, hindi lamang po para magkaroon ng chance na magpasalamat po kayo sa mga naging supporters po natin at lahat po nang tumindig. Pero para sa amin din po, gusto naming magpasalamat sa inyo. Yung kaninang narinig po natin dito, alam ko after the 2022 elections, marami sa atin yung umiyak. Marami sa atin yung nahirapan mag-move on. Marami sa atin yung pag naririnig mo yung rosas, pag naririnig mo yung liwanag sa dilim, yung liwanag sa dilim, hindi nga nakakaiyak yun eh, di ba? Kasi ang upbeat nun, pero naiiyak tayo ang tagal bago natin nakapag-move on. Pero alam ko, after the 2022 elections, marami din tayong mga naging realizations. Na-realize natin na kaya ko pala na mag-contribute sa community ko. Kaya ipinagpatuloy natin kung ano yung nasimulan natin noong panahon ng eleksyon at kinonvert natin lahat ng mga naging grupo natin at ngayon patuloy tayo na tumutulong sa komunidad. Sabi nga ni ma'am, ang namulat ay hindi na muling pipikit. Kaya walang pumipikit na sa atin ngayon unless natutulog tayo. Kaya sana pagdating ng 2025, ipagpatuloy po natin ito. Personal na request, at karapat-dapat naman po talaga. Dapat pag-isipan po nating mabuti. Sabi ni Sen. Bamburns, handa ka na bang mag-stretch ulit? Handang-handa na po. Handa nang mag-teleport ulit mula San Pedro papuntang 4th District ng ilang minuto para sa iyo, para kay Atty. Chel, at para kay Senator Kiko Pangilinan. Handa na ba tayong lahat? At alam ko, hindi talaga ako yung inihintay ninyong magsalita. Eto na, ang pinakahihintay nating lahat, ang kanyang muling pagbabalik sa lalawigan ng Laguna, ang tagal natin tong hinintay. Maririnig na muli natin siya ngayong hapon na ito. Hindi ko na patatagalin. Atin pong i-welcome our
former Vice President, our President, Attorney Lenny Robredo. Isa ang hanganin, isa ang mithiin. Salamat, salamat. Maraming, maupo po tayong lahat. Maraming, maraming salamat kay Consie Burns sa introduction. Bago po ako magpatuloy ang aking pagbigay galang lang sa mga opisyal na kasama po natin ngayong umaga, sa pangunguna po ng ating minamahal na senador, Senator Bam, kasama po ang kanyang napakasipag at napakagandang may bahay, Ma'am Timmy. Nandito din po yung iniidolo natin lahat, Dinchelle Jocno. Siyempre si Councilor Burns nandito. Nandito din po ang ating minamahal na kapitan ng Rosario, Kapitan Ayens. Saka po ang kanyang may bahay. Saka po ang buong konseho ng Barangay Rosario. Maraming maraming salamat po sa pag-welcome sa amin ngayong umaga. Ang ating pong SK Federation Chairman, Councilor Chairman RL, maraming maraming salamat sa pagpunta. Sa inyo pong lahat, lahat na volunteers, lahat na supporters, lahat na nag-ambag, lahat na nahirapan, lahat na umiyak nung nakaraang eleksyon, magandang magandang tanghali po sa inyo lahat at masayang masaya po kami na tuloy din ito. Matagal nang pinaplano, actually, pumunta na ako ng Laguna. Nasaan na si Consie Burns? Ayan, pumunta na ako ng Laguna. Naalala ko Christmas. Hindi ko alam kung Christmas ng 2022 o 2023. Pero kasabay kasi siya ng pagbisita sa Batangas. Kaya mabilisan. Naalala ko lang nakapag-attend tayo ng mga Christmas party nung iba nating supporters. Pero kanina po, pinapakinggan ko yung apat na nagsalita. Na kinakwento nila yung journey mula sa pag-volunteer, bakit sila nag-volunteer, ano yung mga naramdaman dahil nag-volunteer at nagsuporta. Pero siguro ang pinakamahalaga na hindi nagtapos sa eleksyon.
yung pakikibahagi para sa laban, para sa bayan. Yun naman po yung ating gustong bigyang diin. Siguro nababasa nyo naman, meron mga tumutulig sa akin, bakit hindi siya maingay? Diba? Nabasa nyo na ba yun? Bakit hindi siya maingay? Kailan ba naman ako naging maingay? Mula umpisa, kahit nung nag-vice president ako, makikita nyo na yung trabaho namin, very, very quietly lang namin ginagawa. Wala po kaming media. Ang pinaka-announcement lang namin na ginagawa sa social media namin, pero yon ang sadya nun ay para mapakita sa aming mga partners at sponsors na may napupuntahan yung kanilang tulong. Pero ganun yung paniniwala natin. Naalala ko po nung bagong-bago pa lang ako sa national politics, kahit siguro sa lokal, ang dami nagsasabi sa akin, hindi pwede yung ginagawa mo. Halimbawa po, yung pinakaunang pagkandidato ko, kamamatay lang ng asawa ko. Pag bumababa po ako sa mga barangay, 8 LGU kasi yung distrito ko, wala naman akong dalang kape, wala po akong kapera-pera. So wala din akong dala. Kahit yung mga kakampi namin, pinaparinggan ako na hindi pwedeng wala kang iiwan. Hindi pwedeng wala kang ibibigay. Hindi pwede na, kasi yan yung kinasanayan ng tao. Pero mula 2013, nung ako po ay nagkandidato, ang gusto ko talagang ipakita, hindi gustong sabihin na kinasanayan, yun yung tama. Para po sa akin, yung pinakamagandang kampanya ay trabahong mahusay at tapat. Nung ako po ay vice president na, at sinimula namin yung angat buhay, alam nyo naman kung ano yung pagtutuligsa na natanggap namin. Pero kami, kahit ganun, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Nung mga unang taon po ng angat buhay, hindi kami pumupunta sa lugar gaya ng Laguna. Ang pinupuntahan po naming lugar, karamihan mga Visayas, Mindanao. Mga coastal, mga bukid, yung halos hindi na nararating ng gobyerno. Dahil ang pakiramdam namin, dun kami pinaka-kinakailangan. Pag nakakausap po namin yung mga local na mayors, governors, parati pong sinasabi sa amin, bakit dyan kayo pumupunta? Kakaunti ang botante dyan. Pero kami po, nagbingi-bingian. Kasi kung ang sadya natin botante, hindi na kami lalabas ng Metro Manila. Kasi nandun na lahat na botante. Ang naalala ko lang po, nagsimula lang yung programa namin sa mga lugar gaya ng Laguna nung pandemic. Dahil maraming nawalan ng trabaho. Naalala ko po sa kasagsagan ng pandemic, hindi ko alam kung nakadaan ako kay Consi Burns noon, pumunta kami dito. May pinuntahan po kami mga barangay gaya nung sinabi ni Gina kanina, tumulong tayo sa Lumban. May tinulungan po tayo mga fisher folk, kung hindi ako nagkakamali, sa Los Baños. Meron tayo, kasama yata kita Consi Burns, yung tinulungan natin na LGBTQIA+ na grupo na nagtitinda sila ng mga tinapay. Ganun po yung ginagawa natin, pero again, very, very quietly. Pero nung bago po nag-filing ng certificates of candidacy, doon ko naramdaman na pag very quietly ka pala nagtatrabaho, hindi ramdam ng tao na nagtatrabaho ka, puwera na lang nung direktang naapektuhan o direktang natulungan mo. Kaya bago po, yung tinutulak na po ako na tumakbo, talagang sinasabi ko, tutulong na lang tayo para magkaroon ng unity opposition ticket. Kasi yun lang yung paraan para may pag-asa yung opposition, dahil ang unity nga naman ang lakas-lakas, di ba? Administration pa sila. Pero nung hindi nangyari yung pinapangarap natin na magkaroon ng unity ticket for the opposition, parang wala nang iba kundi ako yung magkakandidato. Nung kinausap ko po si Senator Bam noon, sinabi ko sa kanya na mukhang kailangan kong magkandidato, pero ihanda na natin yung sarili natin, ginagawa lang natin to dahil kailangan. Para bigyan ng choice yung ating mga kababayan
Pero sigurado ako na napakalungkot ng ating kampanya dahil wala naman sa ating papansin. Sinabi to ni Senator Bam kanina, pero mula nung announcement namin nung October, baliktad ang nangyari. Hindi lang na maraming pumansin, pero kahit ito yung pinakamahirap nating eleksyon, kahit ito yung wala tayong kapera-pera kumpara sa ating mga kalaban, ito din yung pinakamadali para sa amin dahil yon sa inyong lahat. Marami pong aral. Maraming aral yung napulot natin ng eleksyon. Ang nakakatuwa nga po nito, marami yung hindi lang first-time voter dahil bata pa sila. Pero marami yung mga nasa 50s na, nasa 60s na, karamihan mga doktor at mga professional, first time na bumoto. Kasi dun lang daw nila naramdaman na kailangan pa din pala yung boto nila. Nakita po natin nung eleksyon, walang mahirap na walang maiaambag. Di ba? Kahit mahihirap kung ano-ano yung ginagawa para lang makapag-ambag para sa laban ng bayan. At nakita po natin yung resulta nito. Hindi man siguro tayo pinalad, pero para sa akin, panalong-panalo pa din tayo. Dahil yung nangyari ay hindi natin inaasahan. At yung nangyaring hindi natin inaasahan, na maramdaman ng bawat Pilipino na kasama siya sa laban para sa bayan. Kaya po pagkatapos ng eleksyon, ewan ko kung sino sa inyo nagfa-follow ng Facebook page natin, lalo na po sa Angat Buhay, nakita nyo hindi tayo huminto. Natapos yung aking termino noon of June 30, 2022, pero umaga ng July 1, nilaunch na agad natin yung Angat Buhay as an NGO. At hindi lang yon, kanina halos lahat na nagsalita ng mga representatives ng mga grupo, kinikwento kung paano kinonvert yung mga grupo nila. Halimbawa, yung RPC naging Pulso, yung SLB, naging SLB pa din pero iba na yung gustong sabihin. Yung sa youth, ganun din. Iba na yung grupo ngayon, Angat Kabataan, saka iba't ibang mga grupo. Dahil ang gusto po nating maramdaman ng lahat, ang paggalaw, hindi lang pagpanahon ng eleksyon. At yung aral na gusto nating mapulot ng lahat, kung gaano kahalaga ang bawat isa sa atin. Dapat po hindi tayo tinitingnan na boto lamang. Kasi ang kakayahan natin, hindi lang naman natatapos sa boto. Pinakita po natin nung eleksyon, di ba merong paniniwala sa maraming mga lugar sa Pilipinas na ang tao nagdidesisyon depende sa pera? Pinakita po natin nung eleksyon na siguro meron pa ding ganun, pero napakarami nating gumalaw kahit tayo pa yung nagagastusan. Diba, pambihirang-pambihira yung eleksyon na yon. Dati-dati po, pag ikaw yung kandidato, ikaw yung magpapa-imprenta ng lahat na tarpaulin, ikaw yung magpapagawa ng mga t-shirt, ikaw yung mamimigay ng mga campaign merchandise, ikaw yung magpapakain nung eleksyon natin, di ba baliktad? Di ba baliktad? Kanya-kanyang paggawa. Kung ilan lang yung kaya ng bawat isa, magpapagawa kami para ito yung ambag namin. Marami po kayong ambag, hindi na namin nalalaman. Pero alam namin na ginagawa nyo yon kasi ramdam nyong personal yung laban na to para sa inyong lahat. Nakakatuwa nga kasi for the first time in history, yung ating mga tarp sa campaign merchandise, mabentang mabenta sa Shopee, saka sa Lazada. Saan ka naman nakakita ng ganon? Diba? Dati-dati, inaasahan na kandidato yung magbibigay. Ako po ang kwento ko sa inyo, kami pa yung binibigyan. Yung mga hindi pa po sa inyo nakakabisita,
sa Museo ng Pag-asa. Sino pa ba ang hindi nakakabisita? Nako, napakarami pa. Makikita nyo, ang daming binigay ng Tagalaguna na nakadisplay doon. Ayun, yung mga tagapagsanhan. Kung hindi pa kayo nakakapunta, nakadisplay doon yung sagwan na binigay nyo sa akin nung pumunta ko. Ang dami pong Laguna made na binigay sa akin during the rallies, sa pagbisita ko dito na nakadisplay. Kaya po natin ginawa yung Museo ng Pag-asa, pagpapakita yung halaga ng bawat isa sa inyo sa laban para sa bayan. Ngayon po, tuloy-tuloy yung ating ginagawa. Tahimik lang tayo, pero ang gusto natin, hindi tayo yung magbo-broadcast ng ginagawa natin, pero yung naaapektuhan natin, sila yung magsasabi. Gaya ng mga ginagawa ninyo linggo-linggo, buwan-buwan, yung mga naaapektuhan ninyo, dapat ganun. Dapat yung eleksyon, hindi yung ano yung ginawa ni Lenny Robredo. Pero ang pinakamaganda sa lahat, ano yung ginagawa ng mga supporters saka volunteers? Kasi yung mga supporters at volunteers, yun yung nagpapakita kung anong klaseng kandidato kami. Di ba? Kanina isa sa mga nagsalita, nagsabi, na kung nakapag-attend kayo ng mga rallies, halimbawa dito sa Laguna, sasabihin ko po sa inyo, bawat rally, grabe yung dasal ko. Dahil grabe yung tao, parati pong ang takot ko, may isang aksidente lang na mangyari, tapos na tayo lahat. Grabe naman yung blessing ng Panginoon at walang aksidenteng nangyari. Isa lang po ang naalala ko. Isa lang ang naalala kong aksidente, nangyari po ito dun sa final rally sa Cavite. Pero kami po yung naaksidente at paakyat po kami ng stage, nagiba yung hagdan. Buti na lang po, ako mismo nakasampana, pero yung mga kasama ko na sumusunod sa akin, sila yung nahulog. Buti na lang, hindi grabe yung injuries. Pero nakita nyo, walang aksidente nangyari. Siguro less than 1 hour pagkatapos ng mga rallies, malinis na kaagad ang lugar. Nag-aambag lahat para mangyari yung rallies natin. Si Senator Bampo makakapagsabi, napapagod din ang headquarters, pero ang pagod namin, ito yung masarap na klaseng pagod. Dahil alam namin, katuwang namin kayo sa preparations. Pag pumupunta kayo sa rally, ang baon yung pagkain, hindi lang para sa sarili, pero sineshare sa iba. Di ba napakasarap? Napakasarap sa pakiramdam na ma-realize natin, capable pala tayo ng ganitong kabutihan, di ba? So talagang sana yun po yung nararamdaman ng lahat na nandito. Bawat taong natutulungan natin kung ano yung halaga niya. Di ba? Hindi yung kasi nakakababa ng dignidad na binibigyan mo lang tapos hindi niya nararamdaman kung ano yung value niya. Pero yung eleksyon, napakita natin, walang sobrang hirap na walang maiaambag. Dahil lahat tayo, mahirap o mayaman, may kayang maiambag. Sana po, sa ginagawa nyo ngayon, ganun pa din yung maramdaman ng lahat. Gaya po ng sinabi lahat kanina, meron na namang eleksyon sa 2025. Diba? Pag eleksyon, alam natin na iba na naman yung nangyayari. Siguro, iba yung national, iba yung lokal. Yung lokal, mas personal. Pero ang hiling po namin sa inyo, gaya nung nangyari nung 2022, sana yung national elections maging personal din para sa atin. Hindi po yung laging nangyayari na iisipin natin kung sino yung bobotohan natin ng mga senador, papunta na tayo sa polling place. Di ba kadalasan nangyayari yon? Ngayon, sana masigasig ulit tayong gumalaw. Kasi nakikita po natin ang nangyayari pag ang mga nakaupo, hindi naman talaga tunay na representative nating lahat. Hindi naman karapatan natin yung pinapakipaglaban nila. Di ba? Kundi talagang yung pag
ano to, pag siguro na yung kapangyarihan mananatili sa kanilang mga pamilya. Ako po, hindi ako nahihiya na ikampanya yung tatlo. Senator Bam, Senator Chell, at Senator Kiko. Hindi lang dahil magkakasama kami. Hindi lang po dahil magkakasama kami, pero kayo na yung humusga. Nung binigyan silang pagkakataong umupo, ano yung klase ng trabahong ibinigay nila para sa bayan? Nung hindi sila nakaupo, ang tanong, huminto ba sila sa pagsisilbi sa bayan? Yun naman dapat lagi yung pamantayan. Kasi paminsan, pag eleksyon, marami yung manliligaw, di ba? Yung manliligaw, ang iba kasi ang husay manligaw eh. Nakakalimutan na natin na wala naman palang ginawa nung hindi pa sila nanliligaw. Di ba? O minsan, mas malala pa, nakakalimutan natin yung masamang ginawa. Kaya sa akin po, yun yung aking pakiusap sa inyo. Siguro mas mahirap nung pinaglaban nyo ako kasi one-on-one yun eh. Di ba? One-on-one yun. Pero ngayon, hindi naman one-on-one. So halimbawa, ang iba sa atin, meron mga commitment sa lokal, ang pakiusap ko lang po, siguraduhin lang natin na kahit may commitment sa lokal, siguraduhin lang natin na yung mabubuting mga tao, yun din yung ibalik natin sa Senado. Nakikita po natin ngayon, nanonood ba kayo ng Senate hearings? Anong masasabi nyo? Sa palagay nyo, eto, kung nanonood kayo, kaya ang sabi nila, wala na daw nanonood ng teleserye. Kasi mas teleserye yung Senate hearings. Pero sa akin lang, kung nanonood kayo, sino ba sa mga nakaupo ang palagay nyong ginagawa talaga yung trabaho niya? Kayo na nagsabi niyan. Kailangan niya po ng katuwang. Diba? Kailangan niya ng katuwang. Kaya sana, kung ano man yung sigasig na ginawa po ninyo nung 2022 elections, hindi nyo naman yung ginawa para sa akin. Ginawa nyo yun para sa bayan. Ngayon, kailangan uli kayo ng bayan. Kaya sama-sama po ulit tayo. Mabuhay po kayong lahat. Habang papalapit po yung eleksyon, magsasama-sama pa tayong parati. Maraming salamat. I am once again annoying Lenny Robredo! Ayun, grabe talaga kapag si Attorney Lenny Robredo yung nagsasalita. Alam mo, partner, di ba ang tagal natin na wala, more on, ano lang tayo, VO. Ang nangyari kanina, so, syempre nagpahinga lang ako, iba talaga yung power ng, ano, no, ng social media. Di ba in-announce ko lang yung LGBT na amiga na suportahan, ang message nilang lahat ngayon pumukpok sila, cons, sasamahan ka namin. Cons, sasamahan natin sila. Alam mo, ang pinaka-focal person kasi noon, ang supporter niya talaga, yung kabila po. Tapos nag-chat siya sa GC po namin nila Kapjan. Sabi niya, amiga for Lenny, sasama tayong lahat. Ayan. Diba? Ang lakas talaga, grabe. Muli natin bubuhayin yung diwa na nabuo noong 2020 election. Sa susunod na taon, sa 2025 election, sabi nga ni Attorney Lenny, no, noong 2022, one-on-one. Sa 2025, ayan, parang ang hindi dami na natin hirapan, ipaglalaban. Kayo po ay umupo muna sa inyong mga upuan. Ayan. Dahil dyan, if you're going to post on your social media accounts, huwag niyo pong kakalimutan ang ating mga hashtag para sa araw na ito. Siyempre, ang hashtag natin ay hashtag Aquino lang sana ang iyong minahal. Hashtag Chell ka lang, mahal ka nun. Talaga ba? Sana all. Sana all na lang talaga. And syempre, hashtag nandito na si Kiko. At ang pinakamahalaga nating hashtag, ang hashtag
Pasasalamat. Ayan, so kung magpo-post po kayo on your social media, Facebook, Instagram, Twitter, paingayin natin muli ang Laguna. Ayan, so narinig na natin sila Senator Bam Aquino, sila Attorney Chel Jocno, at Attorney Lenny Robredo. At syempre, alam ko, partner, ang bawat isa gusto makakuha ng photo with our senatorials na ba? Ayan, with Attorney ano. So, pwede po ba na inaanyayahan po natin si Senator Bam, si Attorney Chel Jocno to be here in our stage? Of course, together with Attorney Lenny Robredo. Lenny, tapos dito po, tatayo yan, po tayong lahat. Compress muna tayo. Pipicture so, pwede, tayo. Yan, pwede po tayo tumayo lahat. Then compress po tayo dito. So, ayan. Kinilig na tayong dalawa kasi katabi natin sila. Toto. Diba? I think it is. Ayan. So, ito po. Dito po tayo, pag ganun po. Ayan, facing lead wall. Ayan, so compress po tayo dito sa harap. Wala pong magtutulakan. Kakalmahan lang natin. Tago po si Kapteido, si SK Press RL. Ayan, pwede pong paki-off po nung ilaw natin. Paki-off po ng ilaw, maraming salamat. Si Kap Ayans po. Ayan. Medyo usog po tayo dito. Ayan, usog po tayo. Perfect. Salamat!
tunay na kakampit, ang lahat ay inaanyayahan na mag-play go, clean as you go, para po sa kalinisan ng ating venue. Muli, play go po tayo! Paghawi ng ulap sa kalangitang kulimlim, kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ng lupang kulang sa tilig. Sasabing, kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag. Paalala po sa lahat ng ating mga volunteers, huwag po munang aalis pagkatapos ng programa. Muli, para po sa lahat ng volunteers, wala po munang aalis pagkatapos ng programa. Uulitin po namin para po sa mga volunteers, wala po munang aalis pagkatapos ng programa. Maraming salamat po. Sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Oh, 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 kung naawit ng kaya mo to, isang panalangan sa gitna. Kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo.